stone is dropped down a well, and 5 seconds later, the sound of the splash is heard. If the velocity of sound is 1,120 feet per second, what is the depth of the well? Okay, so meron daw tayong well. O, balon ba tayo? Drawing tayo. So, yung balon. Tapos manalim siya. Siyempre, balon eh. Manalim. Yung stone daw, tinapon. Pabagsak dito. Okay. And then, 5 seconds later, the sound of the splash is heard. So, meaning yung sound, pabalik yan siya sa taas. Pabalik yan dun. Yan. 5 seconds. So, yung 5 seconds na yun, kabuuan yun siya. Pag-drop mo dyan, pag-drop dyan, yan yung unang time, tapos babalik yan. So, yung round trip na yan, nung sound, 5 seconds yan. Pagbagsak din taas, kabuuan yan, 5 seconds. So, mayroon tayong time 1 dito. Pwede natin gawing time 1, itong ano, pabagsak. Time 1, then yung time 2 is yung pabalik na. Okay. So, ang tanong dito, what is the depth of the well? So, di natin alam. So, let natin na y. Ang taas niya is y. Yung height. So, ano mga given natin? So, drop lang daw yung stone, meaning yung v sub 0 natin or initial velocity is 0. Then, syempre, vertical motion yan. Yung gravity natin is yung acceleration due to gravity, since naka feet per second to, gagamitin natin is yung negative 32.2 feet per second. Okay? Then ano pa? So, yan lang. Okay, so anong formula dito? Ang pwede natin gamitin yung second equation, yung pi is equal to v sub 0 t plus gt squared over 2. Okay. So, y is equal to v sub 0 natin is 0. Times, let natin yung t na t sub 1. Siyempre, ito muna kukunin natin yung pababa. T sub 1 plus ang g natin, negative 32.2 times t squared natin, t sub 1 squared all over 2. So, simplify, y is equal to negative divide 16.1 t squared t sub 1 squared. So, ito yung first equation natin. E meron pang pabalik dito. Sabi raw niyan, yung velocity ng sound is 1,120 feet per second. Constant to siya. Walang acceleration. So, ibig sabihin, ang velocity ng sound is 1,120. Then, may time siya t sub 2. Papunta sa anong distance yun? Di ba yung height ng well? So, y. So, may formula tayo niyan since constant velocity, walang acceleration. Di ba yung d is equal to vt. So, andi natin yung y, yung taas ng well. Y is equal to, ano yung v natin dito? Ang v is 1,120 times yung time na t sub 2. Okay? So, meron na tayong dalawang equation. So, dito, pag-equate na lang natin sila. So, since para yung y, gawin na natin 1,120 t sub 2 is equal to negative 16.1 t sub 1 squared. Pero dito, disregard na lang natin yung negative sign. Bakit? Kasi di ba ang usapan dito yung height. So, dapat pareho sila ng taas. Okay? Disregard natin yung negative sign. Ito na tayo. Kaso dalawang variable to, hindi natin masosolve. So, ano pang given? Diba sabi 5 seconds daw yung pagbaba din yung pagbalik ng sound. So, meron tayong t sub 1 plus t sub 2 is equal to 5. Ang solve natin dito, solve na lang natin yung t sub 2. So, t sub 2 is equal to 5 minus t sub 1. Then, itong t sub 2 substitute natin dito. Kaya magiging 1,120 times 5 minus t sub 1 is equal to 16.1 t sub 1 squared. Ayan. So, simplify natin. So, pwede rin yung calculator na lang natin. 1,120 times 5 minus x is equal to 16.1
x squared, chip solve natin. Solve for x. So, t sub 1 is equal to 4.68454. Yan, okay. So, ano yung t sub 2 natin? So, kahit din na natin hanapin. Ang hinahanap lang naman yung height nito eh. So, ito, yung y. So, i-substitute na lang natin dito. So, y is equal to negative 16.1 times 4.68454 squared. Then, y is equal to, calculator lang natin, negative 16.1 times 4.68454 squared. So, approximately, round off natin sa nearest hole, negative 353 feet. Since, height na naman yung depth ng lalim, ibig sabihin, kaya siya nag-negative kasi pababa, di ba? So, disregard na natin yung sign. Kaya, ang sagot is 353.